mga kwento ni Felmo. Magandang araw, Sir Seth, at sa mga giliw natin na tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kikay. Bali, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang sarili ko mismong karanasan. Wala akong makitang paliwanag sa nangyari, Sir Seth. Though, ang lugar na ito ngayon ay meron ng mga CCTV. Naiisip ko rin minsan na sana noon pa talaga meron ng mga ganito sa daan para makita kung ano ang nangyari sa amin. 13 anyos ako noon, at ito din ang naging dahilan para halos mag-away si nanay at tatay at lumipat kami mula sa isla kung saan kami nakatira, patawid sa mga kamag-anak namin sa Rojas. Tawagin na lamang po natin ang nanay ko sa pangalang Marites. Opo, Marites, kasi napaka-chismosa nito dati. Tapos mahilig pang makisawsaw at mangutang. Kaya madalas nasusugod ito sa bahay gawa ng mahilig itong magbalibaliko ng istorya na naririnig niya. Sounds familiar, mga kagiliw. Hiyang-hiya kami noong mga panahon na yon. Ultimong pagpasok namin sa eskwelahan, nakayuko kami kapag dumadaan kami sa mga kapitbahay, lalo na yung mga inargabyado ni nanay. Si tatay noon tahimik lang. Abala ito sa trabaho, at para pagkarating sa bahay eh maiwasan na ang pagtatatalak ni nanay. Kadalasan lasing na ito pagka-uwi para diretso tulog na lang. Isang partikular na araw, tanda ko walang pasok noon. Semana Santa, hapon. Nasa bahay din si tatay noon at hindi nagtrabaho. Ganun po kasi talaga sa amin. Kapag mga ganitong pagninilay, wala ka talagang makitang bukas na mga tindahan o mga nagtatrabaho. Etong si nanay, niyaya ako. Bali, naiwan ang kapatid ko na lalaki sa bahay noon. Ang akala ko mamamasyal kami o pupunta sa simbahan. Aba, ginawa lang pala akong rason kay tatay na kunwari igagala kami. Yun pala, Sir Seth, dadayo ito sa kumari niya na kakalipat lamang ng bahay gawa ng bagong kasalito. Makikikalap na naman siguro ng mga putyo-putyong balita. Ito kasing kumari niya, Marites din, chismosa. Alas 4 ng hapon, nag-iwan lang si nanay ng pera kay tatay para ipambili ng itlog at noodles para sa hapunan. Paboritong paborito po ito ng kapatid ko at ni tatay. Noong mga panahon na yon, sobrang mura pa din ito, Sir Seth, at ewan ko ba, napakasarap ng noodles noon. Hindi katulad ngayon. Naglakad na kami ni nanay noon. Bit-bit lang namin yung yantok at payong na pinapamalo ni nanay sa mga aso. Dumaan naman kami sa kalsada. Kaso, pagdating doon sa kumari ni nanay, papasok pa pala yung bahay noon. Masuka lang daan. May mangga, saging, at kung ano-ano pa. Lahat na ata ng klase ng puno madadaanan namin noon. Tapos merong makitid na daanan ng mga tao. Pero merong isang puno na kapansin-pansin doon, Sir Seth. Medyo labaw o nakaharang ito sa may maliit na daanan. Hindi ko na maalala yung puno, pero meron itong mga tinatawag na banyan. O sa salitang pamilyar sa lahat sa atin, balete. Yung buhok-buhok na ugat o baging. Kahit maliwanag pa noon, hindi na talaga siya kaaya-ayang tingnan, Sir Seth. Tapos andun yung pakiramdam na para bang may nakasunod ng tingin sa'yo. Sabi ni nanay, habang papalapit kami doon, magtabi-tabi daw kami. Huwag titingala. At huwag lilingon kapag nakalagpas na. So ako naman todo sunod. Andun pa yung kinakagat ko yung dila ko para hindi ako mabate. Nakarating naman kami sa bahay ng kachismisan niya. So kwento doon, kwento dyan. Mabuti na lamang at merong nilaga silang saging, kamote at biskwit na dilata noon
na uwi daw ng pamangkin niya galing Maynila. Dahil sa nag-iisang bahay lang din ito doon, Sir Seth, malayang malaya ang nanay ko na magsisisigaw doon at magkikwento ng kung ano-ano. Pasado alas 5, kasabay ng kulimlim, may konting pag-ambon noon. Dito na rin kami nagdesisyong umuwi ni nanay bago pa lumakas ang ulan. Habang papalapit kami doon, sa puno na merong mga tubo ng balete, meron kaming napansing dalawa. Diba sabi ko kanina, medyo nakaharang ito sa ginawang daanan. Pero kahit papano, Sir Seth, makakaiwas pa rin kami dapat doon habang naglalakad. Pero sa pagkakataon na yon, yung mga bagsak ng balete, nakaharang na sa pinakadaanan mismo. Alam mo yung hindi na namin makita halos ang kabilang parte. Maski si nanay noon na pa-cruise, hinatak niya ako para gumilid doon sa may bandang putol na kawayan para makaiwas kami. Paulit-ulit niyang sinabi sa akin na kahit na anong mangyari, huwag akong titingin at huwag akong titingala sa puno na yon. E di ako naman na natatakot na rin. Sinagot-sagot ko siya. Sabi ko pupunta-punta kami doon. Kakachismis niya tapos siya pa yung matatakot. Kinurot niya ako ng Sir Seth. Talagang pahirapan kaming tumawid doon sa mga putol na kawayan na yon. Alam niyo naman siguro ang itsura nun, di ba? May mga buko pa yun sa tinaniman. Tapos may mga balat pa na makakati kapag tinamaan ka. Tapos ito na. Ang hindi pa namin mapaliwanag noon. Kanina pa kami tawid ng tawid sa may mga putol na kawayan. Pero napapansin namin na para bang hindi man lamang kami nakakalagpas sa gilid ng puno na yon. Kahilera pa rin namin ang mga naglalaylayang balete. Ang dapat ay ilang segundo lang na pagtawid doon. Pero umabot na kami ng ilang minuto. Hanggang sa maisipan na lamang namin ni nanay na bumalik. Bumalik kami sa bahay ng kumari niya. Matawa-tawa naman itong kumari ni nanay, Sir Seth. Tapos ang ginawa nito, binigyan ng isang tabako si nanay. Ilapag daw doon sa may puno tapos magtabi-tabi umano kami. Nagmadali kaming umuwi pagkatapos noon gawa ng magdidilim na tsaka isa pa. Walang cellphone noon para ipaalam kinatatay kung nasaan kami. Pagbalik namin sa puno, yung mga balete nito, Sir Seth, nakagilid na. Kitang-kita na namin yung daanan sa kabila. So habang nasa ganun pa yung balete noon, dali-dali kaming tumawid sa gilid ng puno. At bago pa man kami makalagpas, inutusan ako ni nanay na ipatong ang tabako sa may isang malaking ugat. Ako naman, kinuha ko kaagad sa kanya yon at pinatong. Inis na inis ako kay nanay noon na hindi ko na rin alintana ang takot ko. So akala namin, Sir Seth, tapos na. Tuloy-tuloy na kaming naglakad noon palabas sana sa may kalsada. May konting liwanag pa noon, yung tipong dark blue na yung langit. Ganon. Tapos, sa bandang unahan ba naman namin, may bigla na lamang humarang na buga ng napakaraming usok. Alam niyo yung parang galing sa fire extinguisher, o di kaya ay yung kapag nasa barbecuehan kayo, tapos iisang direksyon lang ng hangin ng usok. Ganon. Para siyang nagmistulang harang sa daanan namin. Sobrang kapal. Maya-maya pa, napansin na namin na hamog na yung paligid. Napakapit ako noon kay nanay tapos pasigaw akong umiiyak. Sabi ko sa kanya, ikaw kasi, ang chismosa-chismosa mo. Isusumbong kita kay tatay. Si nanay naman, pabulong na minumura na ako noon. Manahimik daw ako at tuloy-tuloy na kaming maglakad. Habang binabagtas namin yung mahamog na daan na yon, meron kaming napansin na dalawang pulang baga sa bandang unahan. Medyo mataas ito na titingalain mo talaga.
Nung una, hindi kami natakot dito gawa ng may mga poste na din ng kuryente sa lugar namin noon, na ganoon. Yung mga may nagbabagang pula. Hindi ko lang alam kung ano yung tawag doon. Naisip din namin na sundan yun dahil paniguradong kung may poste nga ng kuryente. Ando na yung bandang kalsada, di ba? Yun nga lang kasi, Sir Seth. Habang papalapit kami, para bang may mali. Kasi yung pulang liwanag na yon, hindi nalalagi sa iisang lugar lang. Umuusog ito ng patagilid. Tapos may pagkakataon na mawawala ito. Tapos liliwanag ulit. Maya-maya pa, lumakas bigla ang ihip ng hangin. Pero yung usok, ganun pa rin. Kahit halos malipad na ang buhok at suot naming damit nun, hindi natitinag ang usok sa paligid. At walang ano-ano, sa harapan mismo namin, may narinig kaming halakhak. Buong-buo ang boses nito na animo ay parang umuungang kalabaw. Nag-e-echo ito sa buong paligid. At ang rason kung bakit kami napabalik ni nanay ay dahil sa ang halakhak na yon galing sa napakatangkad na tao. Nasa taas yung tunog, Sir Seth. Napatingala nga kami ni nanay nang marinig namin yon. Tumakbo kami pabalik. Hindi na namin alintana kung babalik pa kami doon sa puno ng balete. Ito yung bagay na mas lalo kaming nalito noon. Kasi pagkabalik namin, Sir, imbis na dumaan ulit kami sa puno at makarating doon sa bahay ng kachismisan ni nanay, nagulat kami nang makitang nakarating na kami sa may gilid ng pinakakalsada. Diba? Paano nangyari yon? Umikot kami nang di namin alam. Ganun ba yon? Sinunda naman namin yung daanan. Nakahinga naman kami ng maluwag nang makaapak na kami sa bato-batong kalsada at makakita ng mga taong naglalakad, mga bahay na may ilaw at mga asong kumakahol. Pagkatapos noon, dumiretso na kaming pauwi. Habang nasa daan, binantaan na ako ni nanay noon na kapag nagsumbong ako kay tatay na nakipagchismisan na naman siya, wala daw akong babaunin ng ilang araw pagkabalik ng pasukan. E di ako tahimik. Pinangako ko talaga noon, Sir Seth, na sa uulitin, hindi na ako sasama kay nanay na bumalik doon. Inakala ko din noon na tapos na yung lahat. Ang akala ko pa nga noon, hindi iniiwan ng mga elemento o laman lupa ang tirahan nila. Pero hindi pa pala, Sir Seth. Hinintay lang pala nito na mag-Biyernes Santo bago ito bumisita sa bahay namin. Alas 12, madaling araw, saktong Biyernes. Nagising kaming lahat gawa ng umaalog ang buong kubo namin noon. Akala namin lindol. Napabangon kami sabay baba sa papag naming higaan. Tumakbo kami sa may bandang kusina para sana lumabas, Sir Seth. Pero doon pa lang sa tapat ng pinto, napatigil na kami. Sa maniwala man kayo o sa hindi, yung espasyo sa pagitan ng bubong at pader kung nasaan ang pintuan na ang harang namin doon ay disenyong kawayan lang, may malalaking kamay na nakahawak at may dalawang malaking mga matang nakasilip doon. Saglit kaming napatigil na apat noon, Sir Seth. Pero nung bigla itong bumungisngis at lumabas ang napakaraming usok mula sa bibig nito, dito na kami napasigaw. Lalo niyang inalog ang buong bahay namin noon. Todo iyak na rin yung kapatid noon sa takot. Nagtago kami sa ilalim ng mesa sa may kusina. Pinagdasal kami ng paulit-ulit nila nanay noon. Nasagot ko pa nga siya noon, Sir Seth, na siya na yung magdasal, total kasalanan niya naman. Ramdam namin na paikot-ikot lang yung malaking nilalang sa labas ng bahay. Bawat paghakbang niya kasi, Sir Seth,
Akala mo, may humahampas na malakas sa lupa. Ultimong hangin para bang pinapaypayan yung paligid ng bahay namin. Maya-maya pa, narinig namin na yung mga yabag nito. Naglakad papunta sa likuran ng bahay. Parang ang nilaktawan niya lang yung bakod namin noon. Dinig pa namin yung langit-ngit na mga sanga ng puno doon sa bandang yon. Nang nawala na yung malakas na hangin at medyo uminit na yung pakiramdam namin sa ilalim ng mesa, napasilip na si tatay sa may labas. Pagkatapos nun ay tumakbo ito sa mga kapitbahay namin. Na noong mga panahon na yon, lahat sila sarap na sarap sa pagkakatulog. Wala daw silang narinig na sigawan mula sa bahay namin pero nang puntahan nila ang bandang likuran ng bahay, may mga bakli ng sanga sa mataas na parte ng mga punong nandun. Ito pa sir ang mahirap noon. Wala kaming matakbuhang manggagamot noon gawa ng lahat ng kakilala namin na mundok, si Mana Santa eh. So kailangan pa namin maghintay para makabalik sila. Isa sa mga maalam doon ay may pinayo sa amin. Napaaga ang palaspas namin noon. Dahil Biyernes pa lamang, nagpumilit na kami sa kakilala naming pari na pabindisyon na ng palaspas. Pumayag naman ito. Isinabit namin ito sa bahay. Nagigising pa rin kami noon sa mga ngisi, Sir Seth. Tunog ng bungisngis. Pero wala nang pagyanig sa bahay. Masasabi kong epektibo yung palaspas na ito gawa ng hindi nakakalapit ang nilalang na yon. Pero syempre, andun pa rin ang takot dahil pabalik-balik pa rin ito sa bahay namin. Bale, ganun na lagi ang sitwasyon namin noon. Hanggang sa makabalik na pababa ang mga kilala naming manggagamot. Pagdating ng isa sa kanila, agad itong pinatawag ni tatay. Sa bahay, pinagkwento kami ng manggagamot na yon. Walang nagawa si nanay noon gawa ng kailangan talaga naming ikwento kung saan kami galing. Siyempre ang tanong ni tatay noon, kung ano ang ginagawa namin sa lugar ng kumari ni nanay. Kaya wala namang importanteng pag-uusapan doon. Tsaka isa pa, ang paalam ni nanay eh, sa iba kami pupunta. Huli, diba? Saglit na nagpaalam ang manggagamot na ito at lang makabalik, may dala-dala itong tabako, Sir Seth. Walang pagdadalawang isip na sinabi nito na nakatuwaan daw kami ni nanay habang naglalakad at mula daw dun sa puno kung saan ito nakatira. Naririnig umano ng nilalang na ito ang boses ni nanay sa bahay ng kumari niya. Nag-iwan nga daw kami ng tabako para makadaan. Pero hindi naman namin ito iningatan. Nabasa ng ambon o ng ulan. Kapag kasi nakatuwaan ka umano ng kapre o gustong makipagkaibigan sa'yo, talagang magpapakita ito sa'yo o pupuntahan ka pa. May suot-suot ito palagi na isang bagay para hindi siya makita. At yun nga, kapag gusto niyang magpakita ay hinuhubad niya lamang ito. Bukod sa ginawa naming panangga sa bahay noon, yung manggagamot na ito ay may dasal na tinatawag na dignum. Nagsaboy rin ito ng asin sa may paligid at meron itong isinulat sa papel. Binutasan ng isa sa mga pundasyon na kawayan ng bahay na parang alkansya at sinuksok yung papel doon. Pagkatapos eh, meron din itong inukit sa ilalim ng silong namin. Naging maayos na sana ang lahat noon, Sir Seth. Balik sa normal. Wala nang gumagambala sa amin kapag gabi. Wala nang bungisngis. Yun nga lang, bago matapos ang bakasyon, madalas nang makakita ang kapatid ko ng kung ano-anong elemento. Hindi ko na mabigay ang detalye nito kasi hindi naman makwento ng buo ng kapatid ko yon. Basta, sa tuwing lalabas siya sa bahay, merong mga maliliit na tao, may mga babaeng nakalutang. Ganon. Ang sabi ng manggagamot, na-attract umano yun ng bumisitang kapre sa amin. At may mga pagkakataon na bumubukas ang sixth sense ng kapatid ko na ito. Kaya talagang nag-away sina tatay at nanay noon. At bago pa nga magsimula ang klase, napilitan kaming lumipat para makaiwas
at mas makalapit kami sa magagaling na manggagamot sa may bandang Rojas. Medyo may mga pagkakataon na bumubukas itong abilidad ng kapatid ko. At ang tanging paraan lamang palagi na ginagawa niya para hindi makita ang mga nakikita niyang mga nilalang ay sa pamamaraan ng pagpapausok o di kaya paninigarilyo. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Matako naman tayo sa shoutout request. So mga gustong magpa-shoutout, reach out nyo lang ako sa social media na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan natin yung shoutout request via comment section dahil hindi natin siya in-acknowledge, okay? So ito na, shoutout! Happy 29th birthday sa'yo, Ma'am Ju Cerezo Siguin or Siguin. Maraming salamat po sa palaging pakikinig. Ito pa, sir, pag-greet naman po ng happy birthday si Kuya Edward Duros from Nene Jusel. Nene Jusel, sana okay ka lang. Kaya Ma'am Jujera, sir, matagal ka nang hindi naririnig ang pangalan ko pagkatapos ng horror story mo. Perks, lagi ako manahihinig. Wala akong pinapalagpas. Pag ubos na yung upload mo, balik-balikan ko na lang yung dati mong upload. Salamat. Keep safe. Thank you, ma'am. From Shelome Timbal, ang aking kaibigan na hindi manginginom. Sir, pa-shoutout ako. Pakidama yung mga friends ko na sila May, Sugar at Jessa na nahilig na din makinig sa iyo dahil sa akin. Please, wag naman nakakatanggal inosente yung mga title mo. Nox, pa inosente. Stay safe and healthy. Thank you, ma'am. Next is a shout-out, Genhan's Resto Grill. Masarap po yung mga ulam dito. Sa mga taga-Malay Aklan dyan, Barangay Dumlog po. Punta po kayo. Tapos maganda pa yung ambience ng baano. Para siyang kubo-kubo. Genhan's Resto Grill. Masasarap yan. Kanina, kaldereta. Shoutout na rin kay Genesis Awigis. Genesis Awigis. Stay guapo and humble pa. I love you daw. Advance happy birthday from Ana Karen. Thank you. Next is from Hara Gillian. Sir, pa shoutout po ako from Lapu-Lapu, Cebu City. Next is shoutout kay Jessica Hapitana. And last but not the least, sir, pa-shoutout pala sa mga kasama ko na si Amor, si Ate Mary Jane, si Uncle Bebot, at sa asawa ko na si Wawi Hudilia, at sa kapatid niya na si Kensoy, at sa tatlo kong pong anak na nakikinig rin po araw-araw na si JJ, JK, at JR po. Wow! Salamat, sir Seth. More power and stories to come. From Crisame Espiritu Siton. Ayun na. Ayun na mga kagiliw, maraming salamat. Ingat po tayo.